Magandang 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 umaga Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Kung saan man kayo sa mundo, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol po sa bagong labas na survey ni BBM at saka si Sara Duterte, mga kapatid. Ang sabi dito sa balita, BBM Sara Villar nanguna sa nationwide RTMD survey, mga kapatid. Bagong-bagong balita. Press na press, March 18, alas 12 ng gabi, ating gabi, mga kapatid. Nilabas lang yung balita. By the way, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George Sir Vlogs, pati subscribe naman po, i-like, i-share, at saka, mga kapatid, mag-commento sa bandang ibaba para malaman natin yung inyong mga opinion sa balitang ito, mga kabayan. Ang sabi dito, napanatili ni Bongbong Marcos, presidential candidate, ang kanyang at ang kanyang running mate na si Davao City Sara Duterte ang pangunguna sa mga kandidatong pagpipilian sa survey para presidente bago ang halalan sa Mayo. So ibig sabihin po, mga kapatid, talagang ano, hindi na bumababa ang numero ni BBM at saka si Sara. So sila talagang gusto ng taong bayan, yung bilang isang presidente at saka vice presidente. Ayon sa RP Mission and Development Foundation Incorporated, RPMD, na ginawa noong Pebrero, mga kapatid, Pebrero 22 until 28, 2022, nakakuha po si BBM ng 53%. 53% po ang nakuha ni BBM. Ang bilang ng mga respondent ay 10,000. Yung po ang pumili, yung po ang nagsabi ng 53% na si BBM ang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Lumili tayo, mga kapatid, na yung paninira, kung ano-anong maduduming salita ang binabato kay BBM ay hindi po umipikto. Yung mga negatibo nilang campaigning, mga negatibong atake ng at paninira kay BBM ay wa-epek, mga kababayan. Tignan nyo, wa-epek talaga kasi hindi naman po totoo yung mga nagsasabi nila, di ba? Walang katotohanan lahat ng kanilang mga kinakalat na balita. Kaya nagsasayang lang sila, mga kapatid, mga pinklawan, nagsasayang lang sila ng kanilang mga laway at saka efforts na para siraan si BBM at ibagsak ang kanyang mga numero. At ito, kitang-kit natin, mga kababayan. Hindi naman ubra, di ba? Malayong pangalawa si Pinklawan VP Lini Robredo na may 25%. Talaga naman. Kahit ano pang gawin nila at malapit na po ang halalan, hindi pa rin nagkatotoo yung mga sinasabi ni Barry, yung spokesperson niya, yung campaign manager ni Lini Robredo, mga kababayan. Sabi niya noon, January, sinasabi niya na every month daw, mga kababayan, ay tataas ng 6% yung survey ni BBM. Pero ang nangyayari po, lalo pong bumabagsak sa ibang survey si Lini Robredo. Kaya kahit na po hindi po umattend si BBM ng mga debate, forum, at saka mga interviews, mga kapatid, wala na silang habol. Ang pinaglalabahan na lang nila ay pangalawang pwesto. Si Duterte naman ay pinili ng 58% ng mga botante bilang kanilang vice president. Mga kababayan, ang sumunod sa kanya ay si Tito Sen na may nakakuha naman ng 29%. So hindi na po binalita yung mga third to the last
Makabayan, dito rin sa presidential candidates, hindi na rin binalita yung third to the last. Yung first and second lang ang kanilang binalita, mga kababayan, gawin din sa pagka-vice president. Sa senatorial race naman, nangunguna ang unity, mga kababayan, na si DPWH former Secretary Mark Villar na nakakuha ng 68.5%, mga kababayan, 68.5%. Ang pangalawa ay isa ring unit team na 63.1 na si Loren Regarda, mga kababayan. Ang pangatlo po ay independent candidate na si Idol Rapi Tolfo, 60.8%. Ang pang-apat ay si Chase Escudero. Napakuha po ng 60.3%. Is another unit team, mga kapatid. Mig Suberi, 53.7%. Ito na yung ayaw nyo, mga kababayan. Si Kawatano, Kaitano, 52.9%. Another unit team, 48.6%. Si Win Gatsalian. Napapasok pa rin si Contiveros sa 41.2%, mga kababayan. At sumusunod, si 39.5%, Jojo Binay. Isa pa si Dick Gordon na 38.7, Jingo Estrada 37.3 at Ruben Padilla 35.1. So ilan na po? Yung 12 na po yung nakapasok sa Magic 12. Yun na po ang aking nabanggit. Si Villar, si Ligarda, si Tolupo, si Escudero, si Mitsubiri, si Cayetano, si Gansalian, Contiveros, Jojo Binay, Dick Gordon, Jingo Estrada, Ruben Padilla. So yun po ang binubuo ng 12 mga senatorial candidates, mga kababayan. So hopefully yung ating kandidato na mga baguhan sa pagkasenador ay makapasok po. Sila Marcolita, Gadon, Roque, actually si Mark Villar nandyan at saka si Gibo Chudoro. Mga kababayan, at nakita naman natin ng ating presidential candidate na si BBM ay lahat po ng surveys ay siya po ang number one. Kahit sinasabi ko nga kanina na kahit anong bato, kahit anong putik ng iba bato sa kanya ay hindi pa rin epektibo mga negatibong campaigning ng mga kalaban, mga kababayan. Kaya dapat po palatiliin natin ang ating pagmamatsyag, mga kababayan ko. Kasi po, malapit na, palapit na, palapit na po ang eleksyon. Bulletin, latest news. Marcos Duterte tandem retains lead in latest Publicos Asia survey. Tignan niyo mga kapatid, nag-dalawang surveys, RPMD at saka Publicos Easy Survey. Talagang nangunguna po si BBM. Ang sabi dito sa balita, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte are still the leading preferred picks for the presidential and vice presidential post respectively. Ang resulta po ay ginawa noong disclosed ng Publicos or nilabas ng Publicos noong March 17. Ayon po dito sa survey, mga kapatid, March 1 to 14, tignan natin ha, BBM 55, pero noong pahayag, fourth quarter ng pahayag, 51.9. Tracker, February 1, 11 to 16, 52.3. Tracker number 2, March 1 to 14, 55.1. Biro niya, mga kabayan, tumaas po ng 3% si BBM simula December 6-10 hanggang March 1-14. Si Aling Leni naman noong December 6-10, 20.2. Samantalang noong March 1-14, nakakuha siya ng 21%. So bali, tumaas lang po ng 0.8, mga kababayan, 0.8 lang ang tinaas ni Madam Leni Robredo.
Si Dumaguso, 7.9 noong December 6 hanggang 10, noong March 1 to 14, 8.2. Tumaas naman si Dumaguso ng 0.3%, mga kababayan. Si Undecided, 8.3, 8.9. Bumagsak ngayon ang Undecided. Siguro yung mga iba, medyo nakapag-decide na kung sino ang kanilang ibuboto, kaya bumagsak ng 4.4%. Marami na yung 0.4% ay nakapag-decide na po kung sino sa kanila ang presidente ang kanilang ibuboto. Samantalang si Ping Lacson, noong December 6 to 10 ay 3.4. Tumaas si Lacson ng 0.8% noong March 1 to 14, mga kababayan. So naman si Manet, 2.3 noong December 6 to 10, naging 1.8 naman noong March 1 to 14 na bumagsak siya ng 0.5%, mga kababayan. So yan, ayon po sa survey or pahayag National Tracker number 2, is the second edition of the ongoing monthly survey series for the upcoming 2022 elections. The survey period run from March 9 to March 14. Yan po mga kababayan, 52 consisted of, ito yung respondent mga kababayan, 1,500. And were randomly drawn from a market research panel by the Singapore office of Pure Spectrum, a US-based firm guided by statistics generated from official Commission on Election data, mga kababayan. Yan, nag-iit natin. Salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pati-subscribe naman po. George R. Vlogs po lamang. Salamat sa inyong lahat. Palatilay malusog at ligtas. At saka God bless po for more. God bless for more, mga kababayan. Salamat po ng marami. See you again next vlogging. Salamat po.